Sa lahat po ng kaloyalista, katropa, at sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig po ng mundo, sa Pilipinas po, magandang gabi po sa ating lahat. Kanina po, nagkaroon po ng closing report po ng Philippine Consulate at saka short interview po tungkol po sa mga nangyari pong ng mga insidente po nangyari nung ilang araw po nabutuhan from Saturday to Monday. So nagkaroon po ako ng chance na tanungin po sila. Hindi nga lang namin na i-video kanina yung unang tanong ko, kasi yung unang tanong ko po, sabi ko, sir, kailangan ba talaga na wawagwagin po yung mga PICOS machine? Kailangan ba talaga, bakit po kailangan ba talagang kabugin? Kailangan ba talaga pong sundutin ng roller? Bakit? Kasi ang sabi po ninyo, ang sabi po ng ilan, ang sabi po ng karamihan, at pahayag na rin po ng mga mula sa mga kinaukulan sa Kumilek na sensitive, very sensitive po ang PICOS machine. Tapos, pero bakit po, kung talaga po siyang sensitive, bakit po kailangan yung kabugin, kailangan din yung, kailangan pong i-roller, at kailangan pong kabugin na ganun. Tapos ang sagot po ni Sir kanina, nung isang Sir kanina, ang sagot po niya talaga raw ganun, paminsan-minsan daw yung machine daw, kailangan daw pong tapikin paminsan-minsan para daw po, kasi yung scanner daw po yun ayaw gumana. Kailangan daw paminsan-minsan tapikin para daw mag-ano yung machine, parang ma-refresh yata yung machine. Pero parang pinag-aaralan ko po, meron po kaming dalawang scanner po dito po sa aking shop. Meron po kaming dalawang scanner. Kapag ginano mo po yung scanner, hindi po gagana po siya, kasi very sensitive na po yung scanner kung tutusin eh. Never po namin winagwag, never po namin kinabog. Paminsan-minsan po yung printer po yung nagja-jam siya, kung tutusin yun po printer, nagja-jam siya. Pero hindi po yung tuloy-tuloy yung pag-jam po niya eh. Kung pag tinanggal po na muna po yung papel, okay na, tuloy-tuloy po siya ulit. Tapos ang sabi po ni Sir Bob, hindi naman daw po yung sensitive, hindi naman daw po yung sabi niya kanina. Ang sabi niya ang sensitive daw yung scanner daw. So nakikinig lang po ako kanina, pero pinag-aaralan ko po, tinignan ko po yung mga scanner namin dito. Hindi naman po kailangan tapikin po ang mga yun kung tutusin, maski sunod-sunod po yung pag-scan po namin. Bihirang-bihira po pumalya kung tutusin. Ito po si Mr. Kim, siya po ay IT po siya, kung tutusin, IT master po siya. Tinanong po sa kanya ko, kailangan ba talaga siya po, tingnan mo, naglilinis po siya nung aming mga tarpaulin po nung Saturday. Kasi naulanan po lahat yan. Tinanong ko siya kung kailangan ba talagang tapik-tapikin at kabug-kabugin yung mga scanner na yan. Kata medyo na-irita pa nga siya. Bakit? Sabi, why they should do that? Alam mo, very sensitive yan. Hindi nga, paano nagiging ano yan, paano kabug-kabugin at tapik-tapikin yan? Kung tutuusin, hindi dapat ginaganon yun. Kasi talong nasisira yun kung ganun yung gagawin nila. Sabi niyang ganon. So, kung tutuusin, maski magpag-aralan pa ninyo yung scanner, doon sa YouTube po, hindi po ganon yung pagtrato po doon sa scanner, kung tutuusin. So, hindi po, wala po doon parang ang layo po doon sa way po nila, yung totoo pong sitwasyon po ng mga PICOS machine po na yan. Dapat dire-diretso lang po siya. Kanina po, ang ina-report po ng ating officer po today, dalawang machine daw ang nag-pop up. Initial, two machine pop up. Tapos, nakuha naman daw sa troubleshooting. Tapos, yung precinct 4 and 5 daw yon. Pero sandaling-sandali naman daw. Tapos, ang nangyari daw,
kaya nilalagyan nila ng pad kasi po para doon sa mga humidifier daw para mas mabilis daw yung paglabas po ng resibo po. Eh ilalagay po nila yung humidifier pad tapos ilalabas yung doon daw mag ano yung resibo para makalabas daw yung resibo. Wala pa po akong kongreto kung ano maisagot po sa inyo o dahilan po kung bakit po kailangan pong rason po nila na kailangan pong kabugin, kailangan po paminsan-minsan tapik-tapikin yung mga machine para po umandar po siya. Hindi ko rin po alam kung itong mga officers natin na nagbabantay po sa voting precinct kung meron po silang knowledge po para doon sa scanner at doon po sa mga machine po na ginagamit ng mga botante. Pero itong araw pong ito, simula po nandun po ako sa bayanihan, lahat po ng na-interview ko kasi hindi ko po pinalagpas ang maski sino. Maski yung mga 8 diretso po, in-interview ko po kung meron po silang aberya. Lahat po nagsasabing wala naman daw aberya sa araw pong ito. Mas okay pala yung ganun po, yung mga walang watcher kasi wala pong aberya. Kasi today po, ang kasama ko lang po doon, ang nakita ko lang po doon na watcher ay yung pong isa pong party list na kasamahan po ng ano ng 8 diretso. Tapos ako at saka yung kasamahan nating DDS. Pero yun nga po, hapon na kami dumating, 2:30 na po kami nakarating. Pero lahat po ng in-interview ko, lahat po ng mga in-interview ko, okay po yung machine. Hindi kagaya po kahapon at saka nung Sabado na sobrang palpak po siya. Tapos wala pong naging problema po sa lahat ng mga ginamit po nilang machine ngayon. Wala pong nagreklamo ni isa man. Tapos yung ayon po doon sa ating officer po sa konsulado, yung ating mga botante po, out of 87,489 voters, yung pong nakaboto today ay 298 po. Tapos simula pa po nung Sabado, kasama na po yung kahapon at saka yung hanggang ngayon, total of na po yung nakaboto. Ang total po naman nakaboto na ay 3,709 for 3 days. So na bigkas ko na po kanina sa aking full exit kung sino po yung mataas ang marka. Una nga po si Ma'am Amy Marcos, pangalawa ay sorry. Una nga po si Dr. Ong, pangalawa po si Ma'am Amy Marcos, pangatlo si Larry Gadon, pang-apat po si Glenn Jong at saka pang-lima po si Dr. Si De La Rosa, pang-anim po si Angara. Yan lamang po for tonight at nawa po yung mga hindi pa bumuboto, bukas pag bumoto po kayo, sana po tatandaan natin na yung huwag tayong mag-overvote po. 12 lang po na senator yung buboto natin at isa lang po sa party list ang iboboto natin. Kaya huwag din po nating hayaan na malagyan po ng dot yung ating mga ballot paper para wala na po maging dahilan na yung resibo po ay nablangko. Kasi kanina po nagkaroon nga po ng forum kanina at ilan nga po yung tinanong ko na sinagot naman ng maayos ng mga taga-konsulado. At nagpapasalamat naman ako kay very ano naman sila nakikiano naman sila kanina. Okay naman yung mga sagot nila, okay naman yung mga very friendly nga sila kung tutuusin para po doon sa balansi pong pagre-report. Tunay nga po na yung ating namang konsulado tumutugon naman po sa mga katanungan kanina at mabait nilang sinagot ang lahat ng ito. Yun nga lang po yung ating ano diyan, yung ating titingnan diyan kung ito po yung maganda pong nangyayari ngayon sa maghapon na ito na wala pong naging problema po doon sa mga picos machine natin na yan. Titignan po natin kung yan tuloy-tuloy na po yan. Kung Sabado at Linggo ay meron po uling kapalpakan, ay hindi ko na po masagot yan. Kaya yun po yung kailangan natin pong alamin
kung bakit sa mga ordinary days ay gaganda naman siguro, tapos pagdating ng Sabado at Linggo, bakit pumapalya siya. So yun po yung dapat nating alamin at yan po yung dapat nating babantayan. Hanggat maaari, balanse po yung ating pagre-report. Kung ano man po yung makikita natin, yun lamang po yung tamang i-report po natin o iulat po natin. Sa totoo lang po, kami pong mga OFW, may mga trabaho po kami, nagsasakripisyo lang po kami. Kanina, half day lang po ako sa totoo lang sa aking work. Hindi po kami bayaran pong nag-uulat, hindi po kami bayaran. Inuulat po namin yung tama, yung nakita po namin, at nasaksihan po namin, at hindi po kami bayaran po ng media. Nakatulad nila, kung sino man po yun, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Sila pong mga bayaran, sila po minsan yung mga hindi totoo inire-report nila. Kagaya po ng pagbanat sa akin ng isang miyembro po ng Ocho Derecho, na kami daw po ay mareklamo pagdating sa Picos Machine, natural po magre-reklamo po kami. Kasi nakita po namin, nasaksihan naman namin po na hindi nga po naging okay yung mga kahapon po, ang dami pong pumalpak, ang dami pong nag-antay, ilang beses po, 12 beses, pinapasok yung balota, hindi makalabas-labas yung balota kung tutuusin, hindi makapag-print. Kailangan talagang pupok po kayo ng ganito, aalugin at ay wawagwagin po. Di wagwag po yung nangyayari po kahapon at saka nung Sabado. Nung Sabado po at saka nung kahapon. Pero ngayon, maganda po yung mga Picos Machine po ngayon. Wala pong naging reklamo. Yan lamang po mga babayan po. Ito po yung aking report po sa gabi pong ito. Salamat.